Ayun, so good day sa inyo guys. So medyo juicy tong topic natin ngayong araw na to. So dito sa video po natin na to, ika-clarify natin yung mga companies po ni Mr. Dennis Uy. So medyo marami na nga siya at kahit ako, nalilito din ako kung ano ba itong mga companies niya. So meron tayong tatlong major topics dito. Ito si Dito CME Communications Media Entertainment or Dito CME natin, si Dito Telecommunity at saka si Udena Corporation. So dito sa video na to, alamin natin sino nga ba sa kanila talaga ang third telco po natin at ano pa yung pwede nating malaman dito sa structure po ng kanilang mga company. Okay, so discuss natin to. Ayun, so welcome back guys dito sa ating topic. So alamin nga natin kung sino nga ba talaga ang pinaka third telco natin dito sa mga companies po ni Mr. Dennis Uy. So alam nyo naman, di ba, si Dito CME, so yan po yung tinitrade natin at ang alam po ng lahat is siya na po yung ating third telco. So maraming tatanong sa atin, bakit meron pang Dito Telecommunity? So para maintindihan natin kung ano itong mga companies na to ni Mr. Dennis Uy is alamin po natin kung ano yung pagkakadugtong-dugtong nila at kung sino-sino po itong mga companies na ito. Okay? So ito nga yung topic natin. So pag-iibahin natin or i-analyze natin kung sino si Dito CME Holdings at sino naman si Dito Telecommunity po natin. So bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para update ka po dito sa mga nire-reviews natin, especially yung mga ganito, special topics natin na pwede po makatulong sa inyo para mag-decide kung mag-invest tayo or mag-trade dito po sa mga stocks po natin. Okay? So, unahin natin. So, si Dito CME Holdings Corporation. So, ito po yung logo niya na madalas nating makita sa mga social live feeds ng Investagrams, si Dito CME. So yung CME, ang ibig pong sabihin niyan, Communications Media Entertainment. So sa unang tingin, parang siya yung third telco natin, di ba? Kasi nag-engage siya sa media communications, which is yung internet, yung gustong isold ni President Duterte, and then entertainments. So lahat po sila related po yung mga naka-designate para kay Dito CME po natin. Pero kung titignan mo yung description ng kanyang pangalan, ang pangalan po niya is Dito CME Holdings Corporation. So tinignan natin kung anong ibig sabihin nitong word na holdings sa mga companies. So galing po ito kay Investopedia. So ang sabi niya, a holding company is a form of corporate ownership structure or conglomerate. So isang corporate ownership. So sa simple terms, meron siyang key takeaway dito sa bandang baba. A holding company is a type of financial organization that owns a controlling interest in other companies. So, di ba meron tayong mga several companies, halimbawa si SM Investments, di ba sa bandang baba niya, so nandun si SMPH, nandun si Banco de Oro, at saka iba pang affiliate companies ni SM. Halimbawa naman, isa pa, si yung recent na review natin, si Andrew Tan, siya may-ari ng Alliance Global Incorporated. So sa ilalim niya, nandun si Megaworld, si McDonald Franchise, si Emperador naman. Ayan. So parang ganun yung structure po nitong si Dito CME Holdings Corporation. So ano yung mga nasa baba nitong si Dito CME Holdings or paano nabuo itong si Dito CME Holdings naman natin? So unang-una, itong si Dito CME, dati po siya, di ba, kung tanda nyo, ISM Communications Corporation naman. So originally pala, isa siyang mining company na nandun sa Itogon Soyo Mines naman natin. So sa may bandang Benguet yata itong company natin, which is siguro ginamit na yung pangalan niya kasi nakalist sa PSE stock market natin and then nag-convert na lang siya as ISM naman. So itong si ISM, engaged sa information technology, multimedia at saka telecommunications. Kaya kung makikita nyo guys, dun sa chart po ni Dito natin, meron siyang mga earnings doon, di ba? So, based sa unang definition natin ng isang holding company, nagmamanage lang siya ng mga companies at tingin natin, isa nga itong si ISM na hinawakan po nitong si Dito CME natin. Kasi meron pa rin naman siyang earnings na nilalabas
every quarter naman po. Okay? So, yung isang company natin, si Udena Group of Companies. So, kung matatandaan nyo, nagkaroon po ng backlisting itong si Udena Company noong 2018. So, yun nga, sinama niya dito yung around 9,000 employees na po nakasama sa kanyang organization naman. Okay? So, sa details ni Udena, ito yung nas nung ISM pa yung pangalan po ni dito natin. So, nagkaroon siya ng disclosure tungkol dito sa backdoor listing ni Udena Corporation po natin. Okay? At yung details po ng kanilang share swap, so magbibigay si ISM ng around 2 billion shares dito kay Mr. Udena in exchange po dun sa kanyang mga shares representing 100% of the current outstanding capital of Udena naman. So, nagkaroon sila ng share swap. So, may binigay na share si ISM. Meron ding binigay na share si Udena para po maging under ni ISM itong si Udena Companies po natin. So, ang makita natin, yung significant na value dito, nung nagbigay si ISM ng shares dito kay Udena or rather itong si DME CME Holdings, 3 pesos per share po yung cost ng ating stock. So, kung matatandaan nyo, nung huli, nag-unload ng share si Mr. Dennis Uy dito sa ating dito na stock, which is more than 3 pesos. So, kinuha niya lang kung ano yung fair value ng stock na nabigay niya dati dito naman kay dito CME Holdings. So, alam na natin, dito CME Holdings, yung pinaka-parent company, sa ilalim po nun, as a corporation, hawak niya si ISM and then kasama sa ilalim niya si Udena Group of Companies naman. So, malinaw na sa atin kung sino si dito CME Holdings naman. Okay, so ito pala yung website dati ni ISM. So, hindi ko na siya makita sa ngayon. So, hinahanap ko yung bagong website ni dito CME Holdings. Pero hindi pa rin yata masyadong updated itong PSE Edge natin kasi ang nakalagay sa kanya as of this date is ismcorp.com.ph, which is non-existent na nga siya. So, sana ma-update na to ng ating PSE Edge para naman sa ating mga investors naman. Kasi dapat alam natin yung website, alam natin kung anong meron dun sa loob ng company kasi isa siyang publicly traded company naman. Okay? So, yan yung dating website niya po. So, alamin natin kung anong meron dito sa Udena Corporation ni Mr. Dennis Uy. So, meron siyang structure at ito yung mga hawak niyang companies. So, ito na yung pinakamalaki na hawak ni Mr. Udena kasi majority po ng companies niya is nasa loob po nito. So, unang-una, meron siyang oil and gas retail. So, nandyan si PXP, so publicly traded company. So, meron siyang Phoenix LPG, Phoenix Singapore, Phoenix Vietnam. So, meron pa siyang Phoenix Asphalt, saka Philippine Family Mart naman. So, yan yung companies niya sa gas and retail. And then, meron din siya sa mga logistics. So, laking company nito si Mr. Dennis Uy, di ba? So, meron siyang Chelsea Logistics. Sa real estate, meron din siya si Clark Global City. At meron siyang, ito, under niya si Clark City Global Corporation. Sa education, meron din siya si Enderon Colleges. So, existing po na college university ito. And then, meron din siyang hospitality. So, meron siyang PHR Group. So, kung mapapansin nyo, isa ding listed company sa Philippine Stock Exchange. And then, under neto, meron siyang Donatella Hotel, Emerald Bay Resort. So, meron pa siyang ginagawang resort ngayon doon sa bandang Boracay Islands natin, di ba? So, marami nang hawak na mga resort and yun nga yung iba casino companies po. So, and then, meron pa siyang retail and food classification ulit. Yung 888 Holdings Incorporated. So, under po nito si Wendy's. So, kung ilalagay natin sa charts yung mga structure ng mga companies po niya, so, in-update ko na lang itong structure ng companies ni Udena at nilagay ko dito yung wala dito sa sample ni Rappler nung nakaraan. So, si Clark Global City, si PH Resort Group, Wendy's, saka yung Family Mart. So, makita nyo dito yung distribution po ng hawak ng mga companies po ni Mr. Udena. So, nagbago na yan kasi hindi na latest yan. A few years back itong nakuha natin na structure. Pero at least kahit papano, alam nyo po kung ano yung ownership po nitong si Mr. Udena Corporation dun sa mga companies po na napanggit naman natin. Okay? So, mahalaga makita natin yung mga yan.
Then next po na tayo. So, ito po yung ano, isa sa mga under po ni Mr. Udena Corporation is itong si Dito Telecommunity Corporation, which is 35% ownership po ni Udena, and then 25% ownership ni Chelsea Logistics, at 40% naman dito kay China Telecom Corporation. Ayan. So alam natin kung saan nakapaloob itong si Dito Telecommunity Corporation naman natin. Ayan. So himay-himay naman natin si Dito Telecoms po natin. Okay? So eto na yung ating pinag-uusapan. So meron pang isang company si Mr. Dennis Uy under ng Udena Corporation natin. Itong si Dito Telecommunity. So sino po si Dito Telecommunity? So siya po yung former known as Mislatel Islamic Telephone Company or Mislatel. So medyo common na tong pangalan na to, di ba? So medyo naguluhan tayo, meron tayong ISM dati, and then meron tayong Mislatel. So sino itong si Mislatel? So si Mislatel, ito si Dito Telecommunity, which is, yun nga yung nabanggit ko kanina, 35% Udena Company, 25% CLC, at saka 40% China Telecoms, para mag, di ba meron tayong requirements sa ating PSE, or rather, yung mga companies sa Pilipinas, 60% local ownership and 40% foreign ownership. So yan po yung breakdown ng mga nagmamay-ari dito kay Dito Telecoms po natin. Okay, next. So etong si Dito Telecoms natin, ang expected operations is March 2021, at yung na-delay na technical audit natin last July 8 is ngayon po January 2021. Yan na po yung next na technical audit po nitong si Dito Telecoms po natin. And then meron siyang binigay na bond, performance bond dito sa ating government, which is around 25.7 billion. So kailangan makapagbigay siya ng 27 Mbps internet service speed for at least more than 30% ng ating mga Filipino naman. So sana ma-meet niya yung requirement, kung hindi magbabayad siya or mapo-forfeit po yung kanyang 25.7 billion performance bond sa ating government. Okay? So eto naman yung ating mga certificate of public convenience and necessity, which is nag-grant dito kay Dito Telecoms as a third telco naman natin. At makita mo dito sa picture natin, ito na nga nung mag-grant siya, at yung inauguration niya with Dennis Uy and Mr. President Duterte naman. Okay? So, ito pa yung isang nagko-confirm na si Dito CME Holdings ay hindi po siya si Dito Telecoms. So, clinarify po ni Mr. Lim na mayroong relationship itong si Dito Telecoms and Dito CME. So, ito nga si Dito CME owns indirect interest in Dito Telecoms once the necessary government approvals are obtained and the appropriate transfer documents are executed. However, the holder of government franchise is Dito Telecoms. Ayan. So, sa tinagal-tagal ng ating mga reviews dito sa stock market, so hindi po Dito Telecoms itong si Dito CME Holdings. So, meron siyang interest dito kay Dito Telecoms kasi nga under niya si Udena Group of Companies, which has a 35% stake dito sa ating Dito Telecoms naman, which is sa kanya din naman yung ating 25% na which nandoon si Chelsea Logistics Corporation naman. Ayan. So sana malinaw na sa atin kung ano yung tinitrade natin sa ating stock market, kundi yung isang hindi po si Dito Telecoms, rather si Dito CME Holdings po natin. Okay? So, ito yung mga website kung saan natin kinuha yung mga data. So, majority is galing sa Wikipedia, and then yung iba naman is dito sa ating pseedge.com naman. So, ang next na tanong natin dito sa ating video is, since ang third telco pala natin is si Dito Telecoms, magkakaroon din kaya ng IPO itong si Dito Telecoms natin? Kasi sa ngayon, para makasakay tayo sa optimism ng pagkakaroon po ng third telco natin, wala tayong ibang magagawa kundi mag-invest dito kay Dito CME Holdings natin, which is hindi naman siya yung third telco natin. Meron siyang mga galamay, which is under nga po nitong si Mr. Dennis Uy dito sa ating Udena
corporation naman. So yun yung susunod na kaabang-abang once maging operational na po itong si Dito Telecoms naman natin. Ayun, so sana naging malino sa inyo yung explanations po natin dito po sa mga companies ni Mr. Dennis Oy, kasi medyo marami nga siya at nagpatong-patong yung structure po niya. So ang nasa taas natin is si Dito CME, which is under niya si Udena Corporation, at sa ilalim po niya is si Dito po naman natin. Ayan. So sana makatulong sa iyo yung review natin ngayong araw to. So don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. At see you again in my next trading vlog.